Nagluluksa ngayon ang industriya ng comics sa pagpanaw ng isa sa mga pinakatanyag na mangguguhit, ang comic artist at creator na si Tony de Zuñiga. Si de Zuñiga ang isa sa kauna-unahang Pilipinong nakapasok sa industriya, at kabilang sa kanyang mga naiguhit para sa DC at Marvel Comics, ang mga karakter ni na Batman, Superman, Robocop, Jonah Hex at Spider-Man. Live mula sa Taguig City, my report, si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, Jonah Hex, Captain America at Conan the Barbarian, ilan lang yan sa mga karakter ng DC at Marvel Comics na binigyang buhay ng batikang comic book illustrator na si Tony de Zuñiga. Siya ngayon ay itinuturing na ama ng comic book community at ng maraming batikan at baguhang comic book artists. Sa pelikulang The Avengers, ang highest grossing sa takilya sa bansa ngayon, sanib puwersa mga kilalang superhero tulad ni na Captain America, Iron Man, Thor at Incredible Hulk. Mga karakter na hango sa Marvel Comics na minsang iginuhit sa comics ni Mang Tony de Zuñiga, isa sa mga haligi ng comic book arts dito sa Pilipinas. Bata pa lang daw, pangarap na ni Mang Tony na maging isang comic book illustrator. Una siyang nagtrabaho sa Hiwaga Comics, Caravana Classics at Romance Comics bilang letterer, hanggang sa mag-aral siya sa Amerika at maging kauna-unahang Pilipinong nakapag-drawing para sa DC Comics. Ang kanyang kauna-unahang orihinal na likha, si Jonah Hex, kontrabidang puno ng peklat ang muka at mahusay sa barilan. Binigyan buhay ito sa isang live-action film na pinagbidahan noon ni na Josh Brolin at Megan Fox. Simula noon, sunod-sunod na mga iginuhit niyang karakter. Pero hindi lang karangalan ang inuwi ni Mang Tony sa Pilipinas. Siya rin ang naging tulay para makilala ng mundo ang angking talento ng mga Pinoy comics illustrator noong dekada 70. Nung nasa New York siya, he met Joe Orlando, yung editor ng DC. Tapos nung pinakita niya yung sample ng work niya, sabi niya, yeah, if you can do this kind of work, then we'll hire you. He's so proud of Filipinos. Kasi, pero po sinabi niya na, the Filipinos can do it, you know, better than reprinting the work. Pero di tulad ng mga superhero na iginuhit niya, walang superpower si Mang Tony. Nito lamang Abril na stroke ang sikat na illustrator. We're going to a book launching Tuesday yon. Kasi we have a friend who's a Hollywood writer. That morning talaga na ano na siya, na parang napahiga na siya. Nawala na lang siya ng lakas. Palagay ko inatake siya. Lumala pa ito dahil sa nadiskubring pamamaga sa utak niya. Hindi naging madali ang kanyang pagpapagaling. It's hard kasi nga, being in Manila, walang insurance na ano. Dadating sa yung bill ng cardio machine, mga ganyan. Basta ang dami-dami kasi nakadikit na machine sa kanya. Tapos ang dami-dami mga dextrous ano. Then ano nga, sana iaano ko na yung house. Kasi paid for naman tong house. Sana nga kukunin ko na dun yung pera. Pero yung sister ko nga sabi niya, don't do that kasi we'll just wait. Para makatulong kay Mang Tony, naglunsad ng fundraiser ang ilang mga comic book artist na Sketch for Mang Tony, kasabay ng taunang Free Comic Book Day noong May 5. All the artists, they all got together and said, hey Sandy, let's do something, you know, let's come up with something to help out. So that's Sketch Drive, is something we usually do for charity events. So it's the whole community getting together, there's so many artists, and it's basically friends helping friends. Pero nitong Biyernes, pumanaw rin si Mang Tony matapos ang pulmonary at cardiac arrest. I let him sleep muna. Ayan. Second day, sleep pa rin. Third day, masama na. Bakit? How come he's sleeping too much? Ganon. So we called the doctor. Hanggang sa huli raw niyang hininga, marami pa raw gustong gawin si Mang Tony. Bukod sa mga bagong superhero character, may mga sketch at artwork pa raw siyang hindi pa na ilalabas sa publiko. Senyales na hindi na wala ang kanyang hilig sa pag-drawing. He lived his life to the fullest. Talagang happy siya when he was, ano, talaga. He did everything, ano. Mahilig nga yung kumain kasi. So we always go out. Unlimited yung gusto niyang gawin. Pero pumanaw man, hindi magmamaliw ang inspirasyong kanyang iniwan sa mga kapwa Pinoy illustrator. Nakakatuwa kasi siya pagka kunyari nagdo-drawing or ano, lagi siya may mga kwento, mga ano, enthusiastic lagi siya mag-share ng ano, mga kwento niya sa mga mas nakakabata.
Jessica, tuloy pa rin ang pagdating ng mga kaibigan, kamag-anak at ilang mga comic book artists na nakikiramay sa pamilya de Zuñiga, no, sa pagpanaw ni Mang Tony. Kwento sa atin ni Aling Tina kanina, bago ang pagpanaw ni Mang Tony, plano pa rin itong magpunta sa mga susunod na comic convention at pasinayaan ng sariling exhibit sa CCP. Ayon kay Tina, tuloy sa June 21 ang exhibit na maglalaman daw ng mga comics at movie poster na inilarawan ni de Zuñiga, kabilang daw ang ilang mga poster ni Fernando Poe Jr. na in-art direct niya. Nakatakda namang i-cremate si de Zuñiga, si Mang Tony, dito sa Heritage Park sa Taguig bukas alas 10 ng gabi. Jessica? Okay, maraming salamat, Danuting Kungko, at ang ating pakikiramay sa pamilya ni Tony de Zuñiga.